Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Eyes of the Devil na napalabas noong 2010. Ito nga ay patungkol sa isang secret agent na namatayan ng mapapangasawa at para makapaghiganti sa gumawa nito ay hinanap niya ang salarin at pinahirapan ito ng husto. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula na makita natin ang isang babae na nagmamaneho ng kotse ng mag-isa sa gitna ng gabi. Nasuruan ito ng gulong at naisip na tawagan ang mapapangasawa niya para humingi ng tulong. Agad ngang tumawag ng tow truck ito para magawa na ng mapapangasawa niya na makaalis doon. Pero ilang saglit pa nga lang ay napansin ng babae na may huminto na isang sasakyan at bumaba nga ang driver nito. Nilapitan siya nito at sinabi na siya si Jang Kyung-chul at tinanong nga din niya ito kung kailangan ba niya ng tulong. Pero tumanggi naman ito sa tulong na inalok niya dahil nga daw sa parating na ang tow truck na tinawagan ng mapapangasawa niya. Pero ilang saglit lang matapos nun ay bumalik ang lalaki at doon ay nakita natin na pinaghahampas nito ang salamin ng kotse ng babae. At nang magawa na niyang makapasok sa loob ay agad niyang pinagpapalo ang ulo ng babae hanggang mawalan ito ng malay. Sumunod nun ay naisip ni Kyung-chul na dalhin ito sa hideout niya at doon nga niya balak gawin ang kanyang binabalak sa babae. Pero habang naroon sila ay nagmamakaawa ang babaeng ito na huwag siyang papatayin dahil sa meron nga daw siyang anak sa sinapupunan niya. Pero bagaman na nasabi niya yun ay hindi ito pinansin ni Kyung-chul at isinagawa na nga niya ang binabalak niya. At doon nga ay nagawa na niyang mapatay ang babaeng ito sa pinakakarumal-dumal na paraan. At yun nga ay nang mapagpira-piraso niya ang bahagi ng katawan nito. Matapos nun ay nilinis na niya ang kalat sa sahig at sa sumunod na eksena na nga lang ay nakita ng isang bata na merong tenga na nakalagay sa isang supot ng plastic. At matapos nun ay agad nitong nasimbong sa mga pulis ang nakita niya. Matapos nun ay agad na naghalughog ang napakaraming pulis sa lugar kung saan natagpuan ang tenga. At di nga nagtagal ay nagawa na nilang mahanap ang naputol na ulo nito. Hindi makapaniwala si Head Chief Jang sa nangyari sa anak niya. Samantalang ang secret agent na si Kim So-hyun na siyang mapapangasawa ng babaeng ito ay tulala na lang nang malaman niya ang karumal-dumal na sinapit ng pinakamamahal niya. Hindi mo nga maikikaila ang kalungkutan na nadarama nila at ang paghahangad nila ng hustisya sa karumal-dumal na sinapit nito. At sa mga puntong yun nga ay walang ibang tumatakbo sa isip ni So-hyun kundi ang maghiganti sa salarin na gumawa nito. Matapos nga nun ay napagpasyahan niya na magpaalam sa kanilang deputy head na bigyan siya ng 2 linggo para mahanap niya ang kriminal. Matapos nun ay naisip nga din niyang humingi ng isang tracking device sa isang detective na siyang gagamitin niya para maisakatuparan niya ang paghihiganti niya. Matapos nun ay kinuhaan niya ng larawan ang 4 na suspect sa nangyari sa asawa niya. At isa-isa nga niyang pinuntahan ang mga ito. Una niyang nakita ang isang lalaki na inabutan niya na nanunood ng isang video sa kanyang apartment. Agad nga niyang inatake ito at doon ay pilit niyang pinaamin ito kung siya ba ang pumatay sa mapapangasawa niya. Pero pilit ngang itinatanggi ng lalaking ito ang mga paratang na sinasabi ni So-hyun. At sa sumunod ngang eksena ay nakita na lang natin na nasugod na sa hospital ang lalaking yun at basag na nga din ang mukha nito dahil sa napalakas ang pagsuntok sa kanya ni So-hyun. Pero nang magkamalay na nga siya ay nagulat ang ilang pulis doon na malaman nila na merong isang di kilalang lalaki ang bigla na lang siyang binugbog at tinatanong ang patungkol sa nangyaring krimen. Matapos nun ay nakita natin na habang nakasakay sa motor ang isang lalaki ay naisip ni So-hyun na banggain ang sinasakyan nito. Pero tulad ng isang lalaki kanina ay hindi nga siya umamin na siya ang may gawa nito. Kinagabihan nga ay nakita natin na merong isang babae na naghihintay sa kalsada ng masasakyan. Bigla na nga lang dumaan doon ang sasakyan ni Kyung-chul at doon ay naisip niya na yayain ang babaeng ito na sumakay na sa sasakyan niya. Pero kahit na natatakot ang babaeng ito ay naisip na nga lang niyang sumakay doon dahil sa wala na nga din naman siyang masasakyan pa para makauwi na siya. At habang nasa kalagitnaan na nga sila ng biyahe ay bigla na lang dinala ni Kyung-chul ang sasakyan papunta sa isang madilim na bahagi ng kalsada. At matapos nun ay agad naman nga nitong pinukpok ang ulo ng babae at matapos ay dinala na niya ito sa hideout niya para pagputul-putulin din ang katawan nito. Sa kabilang banda naman ay napagpasyahan na ni So-hyun na hanapin ang 3 suspect at siya nga ay walang iba kundi si Kyung-chul. At nang magawa nga niyang mapuntahan ang bahay ng mga magulang nito ay nasabi nila na matagal na daw silang iniwan nito at maging ang anak nga daw ni Kyung-chul ay iniwanan din nito sa kanila. At di nga nagtagal ay nagawa na ni So-hyun na mapadpad sa lugar kung nasaan ang hideout ni Kyung-chul. At nang halubugin nga niya ang cabinet doon ay nakita niya ang napakaraming underwear ng mga babae. Matapos nun ay nakarinig siya ng kakaibang ingay sa isang silid at doon ay naisip niyang buksan ito. Pagkabukas nga nito ay bumungad sa kanya ang isang sahig na marami pang bakas ng dugo at matapos nun ay nakita nga din niya ang singsing na pagmamay-ari ng mapapangasawa niya.
At dahil doon ay muling bumalik sa alaala niya ang karumal-dumal na sinapit ng asawa niya. Sa kabilang banda naman ay nakita natin si Kyung Chul na may hinahatid ng mga mag-aaral papunta sa mga bahay nila. Pero wala nga siyang kaalam-alam na meron na palang nakakabit doon na isang tracking device. At nang sumapit na nga ang gabi ay naisip niyang dalhin ang isa sa mga ihahatid niya sa isang greenhouse. At doon nga niya balak gawin ang plano niya. Pero habang ginagawa nga niya ito ay bigla na lang siyang nakarinig ng ingay. At di nga nagtagal ay nakita na niya na may isang lalaki na papalapit sa kanya. Sa pamamagitan nga ng isang karit na hawak niya ay naisip niyang saksakin si Soyeon. Pero buti na lang at agad niya itong nailigan. Hindi nga magawa ni Kyung Chul na matamaan si Soyeon dahil napakabilis nitong umilag. At di nga nagtagal pa ay nagawa na niyang patumbahin ang kriminal na si Kyung Chul. At naisip nga din niya na takpan ang ulo nito ng plastic para pahirapan ito. Pero nang tatangkain na nga sana niyang hampasin ng bato ang ulo nito ay napagtanto niya na hindi pa ito ang tamang oras para mamatay siya. Kaya naisip na nga lang niyang iwanan ng pera ang lalaki para makapagpagamot ito pag gising niya. At matapos nun ay nakita natin na ipinasok na ni Soyeon ang cracker sa bibig nito. At sumunod nga nun ay habang naglalakad na si Kyung Chul papauwi ay naisip nga ng isang driver ng taxi na pasakayin siya nito. Kinakabahan na nga ang isang pasahero doon dahil sa iba ang kutob niya sa lalaking ito. Kaya naisip niyang ihanda ang kutsilyo niya para kung sakaling may gawin ito sa kanila ay magagawa niyang makalaban. Pero ang hindi nga nila alam ay isang napaka-brutal na mamamatay tao pala ang naisip nilang pasakayin sa loob ng taxi. At doon nga ay nakita na lang natin na walang awang pinagsasaksak nito ang dalawang nasa loob. Matapos nun ay naisip niyang kunin ang gamit ng pasahero at nagpunta sa isang ilog para magawa. Niyang malinis ang sarili niya na sa ngayon nga ay marami ng talsik ng dugo. At kinabukasan nga ay nakita na lang nila Soyeon ang bangkay ng dalawang lalaki na nasa may kakahuyan. At sumunod nga nun ay naisip ni Kyung Chul na magpunta sa isang doktor para magpagamot. At doon nga ay nakakita siya ng isang babaeng nurse at doon nga ay naisip niyang tanungin ito kung may kasintahan na ba siya. Matapos nun ay nagkunwari siyang umalis sa hospital at matapos na ang ilang saglit ay agad siyang bumalik sa loob para isagawa na ang masama niyang binabalak. Pero buti na nga lang at nagawa na ni Soyeon na makarating sa lugar kung nasaan siya at hinampas nga niya ang ulo nito. Naglaban nga ulit silang dalawa at dahil sa naging pabor para kay Soyeon ang laban nila ay nagawa niya na maputol ang tendon ni Kyung Chul sa paa nito. At dahil sa ginawa niyang yun ay namimilipit na sa sakit si Kyung Chul. Kinagabihan nga nun ay napagtanto niya na tila ba minamanmanan siya ni Soyeon. Kaya naisip na lang niyang magsalita ng maraming pagbabanta para sa kanya. Matapos nun ay nakita natin si Chief Jang na tinawagan si Soyeon at sinabihan nga siya nito na itigil na niya ang ginagawa niya. Sinabihan nga din siya ng kapatid ng mapapangasawa niya na itigil na niya ang ginagawa niya dahil sa wala na din namang magbabago pa at di na nila mababalik ang buhay ng kapatid niya. Matapos nun ay nagising na lang si Kyung Chul at napagtanto niya na buhay parent siya hanggang sa ngayon. Napagpasyahan na nga lang niya na bisitahin ang kaibigan niya na si Tae-joo na isa nga ding mamamatay tao at nagagawa nga nitong kainin ang mga napapatay niya. Matapos na makwento ni Kyung Chul ang lahat kay Tae-joo ay naalala niya ang pinakita nitong singsing sa kanya at yun nga ay ang suot na singsing ng isa niyang napatay. Naisip na nga lang ni Kyung Chul na dito na muna siya magpapalipas ng gabi pero ang hindi niya alam ay nagawa na pala ni Soyeon na masundan siya dito. Nakita na nga lang natin na binabalak na ni Tae-joo na patayin ang susunod niyang biktima para magkaroon na ulit siya ng stock ng karne. Buti na lang at nagawa na ni Soyeon na makapasok doon at nagawa nga niya na maatake ito pati na din ang kasintahan ni Tae-joo. Nagawa nga din niya na mabugbog doon si Kyung Chul nang walang kahirap-hirap. Kinabukasan nga ay nagawa na ng mga pulis na mahuli sila Tae-joo pati na din ang kasintahan nito. At dinala nga sila sa hospital. Dito nga ay napansin ng ibang mga opisyal ng pulis na tila nagbago ang ugali ni Soyeon at yun ay dahil sa imbis na dalhin niya ang mga sospek sa pulisya ay nagawa niyang paglaruan ang mga ito. Nagpanggap nga na walang malay si Kyung Chul at doon ay narinig niya na kinakausap ni Soyeon ang kanyang subordinate patungkol sa tracking device. At matapos nga nun ay nagawa na naman ni Soyeon nga itapon sa ibang lugar si Kyung Chul at buhay pa nga din ito. Pero sa pagkakataon na ito ay nagsimula na siyang magseryoso at naisip na makikipaglaro na siya sa gustong laro ni Soyeon. Nagpunta nga siya sa isang malapit na pharmacy at agad na inatake ang bantay doon. Sabay na nagnakaw ng mga laxative para magawa niyang matanggal sa katawan niya ang transmitter ng tracking device na nilagay ni Soyeon sa katawan niya. At sa mga pagkakataon ngayon ay kinausap niya si Soyeon sa pamamagitan ng transmitter at sinabi na ipapakita niya sa kanya kung ano ba talaga ang tunay na sakit. Dahil doon ay nagmadali siyang magpunta sa pharmacy at napagtanto niya na huli na ang dating niya. Tiningnan nga niya ang tracking device at nakita natin na kumikilos pa din ito.
Pero sumunod nun ay nakita natin na nagawa na ni Kyung-chul na matanggal ang transmitter sa katawan niya at matapos nun ay naisip niyang ilagay ito sa katawan ng isang lalaki na binugbog niya ng husto. At dahil dun ay hindi na niya magagawang masubaybayan ang kilos ni Kyung-chul. Matapos nun ay nasabi ni Kyung-chul sa pulisya na makikipagtulungan siya sa kanila at nais nga niyang isuko ang sarili niya sa kanila. At kung gagawin nga niya yun ay hindi na siya maaari pang masaktan ni So-yeon. Pero bago daw siya sumuko ay meron lamang siyang tatapusin na negosyo. Dahil sa wala na siyang ibang magawa ay naisip niyang puntahan si Tejo at tinanong nga niya ito kung saan maaaring magpunta si Kyung-chul. At dito nga ay nabanggit nito na baka sinusubukan na daw nito na patayin ang tatay ng mapapangasawa niya. Dahil sa pagkagalit niya ay nagawa nga niyang mabali ang panga ni Tejo. At habang sinusubukan nga ni So-yeon na puntahan ang bahay ni Chief Jang ay nakita natin na naroon na pala si Kyung-chul at nagawa na nga nitong maampas ng dumbbell ang ulo nito. Matapos nun ay dumating ang kapatid ng mapapangasawa niya at wala nga siyang kaalam-alam na may nag-aambang panganib sa kanya at nang makapasok na niya siya ay agad siyang hinawakan ni Kyung-chul at hinalay nga siya nito at iniwan na lang sa kalsada ang bangkay niya. At matapos nga niyang gawin yun ay nakita na lang natin si Kyung-chul na pumunta na sa harap ng pulisya para sumuko. Pero bago pa man siya makuha ng mga pulis ay nakita natin na nagawa na ni So-yeon na makarating doon at nagawa nga din niya na madukot si Kyung-chul sa harap mismo ng maraming mga pulis. Nagising na nga lang si Kyung-chul nang makita niya na nakatali na siya sa loob ng hideout niya. Matapos pahirapan at saksakin ni So-yeon si Kyung-chul ay nakangiti pa rin si Kyung-chul at sinasabi na natalo nga daw niya si So-yeon. Ayon pa nga sa kanya ay hindi siya nasasaktan sa ginagawa niya at hindi nga din siya natatakot kahit nakititing. At doon nga ay nakita natin na nakalagay siya sa ilalim ng guillotine niya, doon ay iniwan na niya ito habang pinakagat niya kay Kyung-chul ang isang lubid. At ang lubid na yun ay nakakonekta sa pinto at sa blade ng guillotine. Sa oras na mabitawan niya ang lubid o di kaya ay mabuksan ang pinto ay tiyak na mamamatay siya. At habang papaalis na nga si So-yeon sa lugar na yun ay nakita natin na dumating doon ang mga magulang at anak ni Kyung-chul. Nagsisigaw nga si Kyung-chul na wag nilang bubuksan ang pinto pero dahil sa hindi naman nila alam ang nangyayari ay nagawa nga nilang mabuksan ito. Nakita nga natin na bumagsak na ang blade ng guillotine at gumulong nga ang ulo niya papunta sa pinto at nakita nga nila ito. At dahil nga sa patay na ngayon si Kyung-chul ay bigla na nga lang siyang nagsimulang umiyak dahil naririnig niya mula sa transmitter ang lahat ng pangyayari. Sa ngayon nga ay nagawa na niyang maipaghiganti ang pagkamatay ng pinakamamahal niya at doon nga ay nakita na lang natin na patuloy siyang umiiyak habang dahan-dahan na umaalis. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.